Hola! Hola mga ka-dreamers! Ngayon ay bisperas ng Pasko! Maligayang Pasko po at manigong bagong taon! To all my supporters, to all my ka-dreamers, and all the OFWs in the universe! So nakikita nyo ngayon, may hawak akong kurtina. Ito, napakahaba po nitong kurtina ko. At ilalagay ko sa aking window. Yes! Ilalagay ko po sa aking window. Papalitan ko na ang aking kurtina para sa pagdating ni Jesus, bago. Bago ang kurtina. At ang mga blessings ay lalong pumasok at higit sa lahat. Lahat ng mga negative vibes na na-absorb ng aking curtain, eh, mawala na. Siyempre, pinaghahandaan ko ang birthday ni Papa Jesus, December 25. At yon ay bukas, UK time and UK date. So, may pasok po kasi ako bukas. So, medyo sad. At saka, syempre, pandemic pa rin. We're still locked down. We're still Tier 3 in Coventry. And napaka saklap na mga pangyayari this year dahil maraming naapektuhan ng infectious disease na COVID. So, I'm greeting all of you a happy Christmas. At samahan niyo ako magpalit ng curtain para maiba naman ang vibes ng aking apartment. At the same time, maging happy naman ako for tomorrow. Kahit walang paoche, kahit walang Pasko, meron pa rin bagong kurtina para kay Papa Jesus. Please watch my intro, Mumbo Jumbo Boogie Boogie Nights for Christmas. Your special agent. As in, Special Agent Chrissy. Hola! Ito na, ilalagay ko na yung blue. Bluer than blue. Alam nyo, mga kaibigan ko, mga ka-dreamers, alam mo, para akong nagyo-yoga kasi panay ang taas, panay ang wave, panay ang baba, panay ang, you know, tansya ng force. Parang nag-exercise na rin ako. But anyway, goal ko yan, bago dumating ang 25th, kailangan mailagay ko ang kurtina. Alam kong it's not easy, at alam kong talagang I'm not good on this. Ang magaling lang po ako mag-design-design, turo dito, di ba? But
putting a curtain, it's not easy, especially with this big window. And especially it's long. I didn't expect that it's quite that long and it's quite heavy. So I'm trying to reserve my energy for tomorrow's work. But nevertheless, that's my goal, achieve my goal, and I have to really put the curtain. And I would like to show you, mga ka-dreamers, na ang ate nyo, hindi lang pretty face, meron ding knowledge and skills to become a home body. Anyway, so, samahan nyo pa ako. Tignan pa natin kung paano ko mailalagay itong curtain ko. So, if you can see, yung aking bathrobe is like that. I have this hook. Ito po yung ginagamit na hook para madali nating maisabit yung ating mga curtains. Actually, this is an old-fashioned hook. Yeah, we can buy in the market. We can buy in, you know, in retail stores. For little appliances like that, for small gadgets for home, o diba? So nabili ko ito sa Coventry Market and they sell it by dozen. So it's only cheap, it's only plastic hook. Meron din siyang metal hook, but before I had an experience, natusok po ako ng metal hook kasi medyo sharp. So mga ka-dreamer, kailangan ko nang tapusin ang curtain, baka maabutan pa ako ng pagdating ni Jesus Christ na hindi ko pa nailalagay. Dalawang panel siya. Pero alam niyo na, kailangan ikabit. One panel done. Well, natapos na rin yung isa. Ito naman ang isusunod ko. Diba? Parang habang nilalagay ko itong mabigat na curtain na to, the curtain panel. Syempre, naiisip ko yung mga bad memories of 2020. Yung mga heartaches, yung mga suffering, especially of the children, yung mga nawala ng mga trabaho. Really wish ko kayong lahat na sana this coming 2021 ay wala ng pandemic at matapos na lahat ng ating paghihirap. Kasi all of us affected. You know, when I'm hanging the first curtain, gusto ko man tumulong at gusto ko rin man lang magbigay ng cash at magpahiram ng pera, but all of us affected with this pandemic, all of us suffered. So even me, na nurse na here in UK, I just felt the economy fell down, and I've also felt, you know, the sufferings. I also felt yung short, yung pag-overdraft, paghihirap, di ba? Talagang lahat tayo affected. So, yun lang po. Magpasalamat po tayo sa ating mga grasya na na-receive this 2020. At isipin din natin ang mga kababayan natin, especially those who suffered from COVID, na sana ay sila ay kahit papaano this Christmas ay magkaroon ng peace of mind. Second funnel, remove. At ikakabit ko na yung next curtain, the blue. Ihahang ko na. So, mukha namang ma-achieve ko yung goal ko tonight to make sure matapos ko tong cortina sa aking living room. So, nakita nyo, napakahaba din ito. So, goodbye, yellow flowery curtain. At, diba? Ayan. Gusto ko kasi itong curtain na to, it's for usually autumn, fall, summer. Ngayon pag winter na, dapat talaga plain na makakapal, mga thick dahil hanggang March yan, magiging malamig. At balita ko, baka mag-snow. So dapat talagang fully geared pati bahay ko. Dapat pandagdag insulation, especially I'm in the ground floor. So when you're in the ground floor here in UK, especially during winter, pataas yung cold, pataas yung, you know, yung it's not the radiation, how would you say it, yung singaw ng lupa, di ba, yung coldness, di ba, kasi usually pataas talaga niya. So before makapunta dun sa first floor, syempre dito muna sa akin mapipil ko muna ang lamig. So dapat
kahit sa curtain, fully equipped, diba? Alright, so nung inalis ko to, ang naisip ko naman, pagpapatawad. Parang naisip kong patawarin ang mga nagkasala sa akin. Naisip ko rin patawarin ang aking ex na alam ko namang, naalam ko naman yung reason at napatawad ko na siya. Talagang last month pa inapatawad ko na siya. At hinihiling ko lang sa Diyos na sana maging maganda ang kanyang buhay. So, ka-dreamers! Yay! Tapos na ang kortina ko! Bago na ang kortina! Right on time! Diba? At syempre, para fresh freshness, meron ako new Tradol! Or shall we call freshener? Antibacterial freshener, at the same time, air freshener para mabango ang apartment at mabango ang kapaligiran ko, 'di ba? So, ayan, 'di ba? Bago ang kortina. So, I'm very happy kasi on time ako at sasalubungin ko ang Panginoon dito sa aking plot mamaya na bago ang aking curtain, bluer than blue. Yes. My favorite color is blue. So, ito po yung kanyang dalawang funnel, 'di ba? So, exciting, 'di ba? So pwede ko siyang itali like this. 'Di ba? Oh. 'Di ba? Kung gusto ko ng konting ipakita, 'di ba? Ipakita ang makita ko ang labas. Pwede ko siyang italing ganyan. Ngayon naman, kung gusto ko naman ng a little bit privacy, pwede ko ulit siyang tanggalin yung tali para I'm in private or at the same time, hindi siya masyadong malamig. Kasi yung insulated curtain na yan, na full of pleats, as in full of pleats, makakatulong yan para hindi ako masyadong lamigin. Alright, mga ka-dreamers? Ako po ang inyong Madam Chrissy na nagsasabing, maligayang Pasko at manigong bagong taon na may bagong kortina!